Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Handa na po ba kayong mapanood natin yung mga luma nating rice cooker at sa kainitan ng tubig? Gawin po nating Calandius oil po, Blue Flame. Ito na po yung base ng rice cooker. Butasan po natin ng 1.5 na drill bit po. Yan yung gagamitin natin para Blue Flame po. Ito yung burner po, 8 butas sa taas, 6 sa gitna, 8 din po sa baba. Ayan po. Tingnan nyo po kung paano maging Blue Flame po yung gagawin nating rice cooker na use oil po. Butasan po muna natin para sa tubo po. Napakadali lang po gawin ito. Yung mga luma nating mga gamit, mga kapatid, huwag nating itapon, mapakinabangan pa po natin ito. Maari pa po nating gawing kalan po na use oil, tipid na po tayo sa pera pambili ng cooking gas po. Butasan po muna natin 2 butas po para sa burner po at saka sa daanan po ng langis. Yung chamber natin, mga kapatid, isa po yung initan ng tubig, sirang initan din po. Ikinabit na po natin yung burner. Ito rin po yung sa langis po, daluyan po ng ating langis. Napakadali lang pong gawin ito. Itong kinating ko po, ito po yung nasa loob po ng rice cooker natin. Putulin po muna natin yung kanyang mga nakaharang. Ito na po, naputol na po natin yung nasa loob ng rice cooker. Maaari po natin gawing patungan po ng rice cooker na kala natin po para hindi po natin masayang at hindi po natin maitapon. Magagamit pa rin po natin ito, huwag po natin itapon. Ayan po, kitang kita nyo na po, ginawa ko po ng patungan. Napakasimple lang po. Ihanda po natin yung screen po para sa halo ng simento para lalong matibay po yung kala natin na use oil po. Dahil mainit po ito, kailangan po natin lagyan ng screen dahil magbitak-bitak po ito pag walang screen sa loob o kaya bakal po. Mga lumang screen din po yung ginamit natin. Ito na po yung tubo po ng hangin po ng burner po natin. Napakadali lang po itong gawin. Sundan nyo lang po, mga kapatid, para mayroon po kayong matutunan at makakatulong din po ako sa inyo. Napaka-importante po sa ating lahat na makatipid po tayo ng pira sa panahon po ngayon. Napakataas na po ng gas po, mga cooking gas po, napakataas na po. Ito po yung tanging nating pamamaraan para makaminos po tayo sa gastusin sa bahay. Yung mga sira-sira nating mga gamit po, wag po nating itapon. Magagamit pa po natin yan pagdating ng araw. Ito naman po yung tinatawag na embudo. Ito po yung tuluan po ng ating langis. Ipapabrikit po natin ito para
maganda po yung matuluan ng ating langis. Ayan, natapos na po natin ipabrikit ito. Napakadali lang po itong gamitin. Isusuksok lang po natin doon sa nilagay nating tubo na stainless po. Ito po isusuksok po natin ito. Hindi na natin kailan ipabrikit dahil stainless po na manipis. Ito naman po yung ginawa natin na ipatungan po ng ating langis. Gumawa po tayo ng bracket. Napakasimple lang po. Ito na po yung patungan ng ating langis. Napabrikit na po natin. Ito naman po yung akapan po ng ating buti po ng lagayan po ng langis. Sakto-sakto lang po. Nakatapat talaga po sa embudo. Sa ating lutuan din po. Kahit luma po yung lutuan natin, gawin po nating bago po. Pinturahan po natin para magiging bago po yung paningin natin sa isang lumang gamit po. Kulayan ko po ng kulay puti. Para malinis po tingnan. Napakadali lang po mga kapatid gumawa ng ganitong klaseng kalan. Kaya nyo po itong gayahin sa bahay nyo po kung meron po kayong mga sira-sirang gamit po. Rice cooker, lata po, timba, kayang-kaya nyo po. Sundan nyo lang po yung palabas na ito. Marami po kayong matutunan. Nagmumukhang bago na po. Pinturahan na natin ng kulay black yung patungan ng rice cooker po natin. Abangan nyo po mga kapatid at tapusin nyo po yung ginawa kong Calandius oil na rice cooker po. Isang blow flame po ito. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Mabilis din po nakakaluto. Ito na po, nagmukhang bago na po. Sino mag-akala sa isang lumang bagay po ay nagiging bago uli po at nagiging lutuan pa po. Napakalaking tipid po ang kala na ito. Langis po ang ginagamit. Nagawa po muna tayo ng lagay po ng ating blower. Ito po yung ginawa ko po lata po. Nagawa po muna tayo ng lagay ng blower. Ito po yung takip ng lata. Yung lagayan po ng blower po. Napakadali lang po. Pwede nyo pong gayahin to sa bahay nyo. Ito na po yung magiging blower natin. Ito na rin po yung tubo po. Isa rin po itong yero po yung ginawa natin. Nagbilog po ako. Gagawa po tayo ng butas para sa blower po natin. Guguhitan po muna natin. Thank you.
Ito na po yung blower natin. Napakadali lang po gumawa ng bracket ng blower po. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Madaling madali lang po. Hindi na po natin kailangan gumamit ng welding po sa paggawa po ng bracket ng blower natin. Napakasimple lang po. Ito naman po yung speed controller po ng ating blower po. May positive negative po para sa motor at saka sa power supply po natin. 12 volts po ito. May nakalagay po na nasa motor at saka sa power supply. Kakabit na po natin sa ilalim. Sa ilalim po natin ilalagay ng blower para po hindi masira agad-agad yung speed controller natin at lagi niyang nahanginan po. Hindi po siya iinit po pag laging nahanginan. Ito naman po yung pihitan ng ating speed controller po. Napakadali lang po itong gawin sa bahay. Nabibili ko po ito sa online po. And subukan na po natin. Okay na po. Gumana na po yung blower natin ng kalan. Napakadali lang po. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Marami po kayong matutunan. Subukan na po natin yung kalan. Ito na po yung iniintay natin. Blow flame po, yung nagawa po nating rice cooker po na kalan Dios oil po. Ayan, napakatipid po sa Dios oil po ang kalan na ito. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Napakaganda po ng apoy. Pakulo po muna tayo ng tubig. Ang ganda ng apoy, blow flame talaga mga kapatid. Wala tayong masabi. Napakaganda ng apoy. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan na po, kumulo na po yung takori natin. Napakabilis po magpakulo ng tubig. Ang taas ng apoy, umabot po ng 6 inches, lagpas pa po. Napakalakas ng apoy. Pwede rin po nating hinaan ito dahil meron naman po tayong motor speed controller po. Pag nagluto po tayo ng kanin, pag pinahinaan na po natin, kahit din na po natin lagyan ng sa pinabakal po, hinaan lang po natin speed controller po, hindi na po masusunog yung kanin natin. Napakaganda ng apoy. Blow flame talaga po, napakatipid po ito dahil patak-patak lang po yung langis na ginagamit natin. Napakabilis makapagkulo po. Ang laki ng kaldero po, napakulo niya. Wala pang 10 minutes po, kumulo na po. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood. God bless po at magandang araw po sa ating lahat.